Yan, para po sa mga nasa Facebook Live, mas okay po pumasok kayo sa Zoom natin, no? Kasi yung Facebook Live, inaano ko lang yan, para diretso save na. Pero mas kung mas kaya mong manood sa Zoom, mas okay. Para may interaction, okay? Okay, ready na, ready na, ready na. Alright. Live na rin tayo. Sige, simulan na natin to, no? Para po sa mga first time ako ma-meet, my name is Erica Sureda. You can call me Mentor Ikay. That's my nickname. Yan, hello po sa inyong lahat. Baka may mga bago dito, no? Welcome po sa team natin. And i-open ko lang yung aking PowerPoint. Napakaganda nitong topic na to. Kasi magagamit talaga natin siya sa business. Okay. Okay. Yan. So, Amazing Morning Team MVP Eagles, our topic for today is about Facebook Lift. Sino po ba dito gumagamit ng Facebook? Comment naman kayo, I am. Yung gumagamit ng Facebook, no? Yan. Siguro naman po lahat. Diba? Wala naman po siguro dito na gumagamit ng Friendster. Grabe naman. Ang luma, no? Friendster. Na-experience nyo ba yun? Yung ano, yung Friendster. Ako, naalala ko, high school ata ako noon. O elementary, char. Yung ginagamit Friendster. Pero ngayon, Facebook na talaga, no? So, yan yung ginagamit natin. Na pang negosyo, diba? Pang post sa mga live events natin, pang-communicate natin sa iba't ibang mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. So, Facebook is very important sa panahon ngayon, no? It's either pwede mong gamitin ang Facebook mo para lang sa enjoyment or sa ano, 'di ba, sa pleasure, or pwede mo rin gamitin ang iyong Facebook para kumita ka, 'di ba? So, since nasa I Am Worldwide tayo, yung Facebook natin gagamitin natin para mag-earn tayo ng money. Okay? So, ngayon, kung isa siyang magandang tool para gamitin sa business, kailangan natin magkaroon ng Facebook Lift. O, parang facelift lang, di ba? Pag sinabing, ano ba yung ibig sabihin ng pag sinabing facelift? Di ba yung mga wrinkles, unwanted wrinkles, pina-flatten out? Or inaano siya, di ba? Yung mga gusot, pina-plancha sa mukha, no? Pero ito, this time, sa Facebook naman natin. Ito. Ano ba yung purpose natin? Okay, sa mentoring na to. Ang Facebook kasi, yan, first impressions means a lot, no? Style first, then substance. Build curiosity, then connect. By the way, itong training pala nito, thank you so much kay VP Aiga kasi alam niyo po, napaka-bless natin sa mga ano natin, no, BODs or Board of Directors sila. Si Press AM, nag-training nung nakaraan, napakaganda. Diba? Tapos si VP, nag-create din siya ng new training for us, no, na nagkumpleto na yung PowerPoint. I can send this to you after. So, magpasalamat tayo sa mga BODs natin kasi napaka-bless natin. Kasi kahit po, hindi na nila kailangan gawin, pero they're still doing this for us para mas mapadali yung negosyo natin. Diba? And ang purpose din ito, no, kaya ako ito tinitraining sa inyo kasi kapag meron po kayong mga downlines na isang piraso, dalawang piraso, no, ang goal nyo rin is to share this to them. Okay, kailangan maibaksak mo rin tong training na to. Nang sa ganun, lahat po tayo ay may facelifted na Facebook. Facebook lifted. Diba? Yung kumbaga, napakaganda na lahat ng Facebook account natin dahil in-apply natin yung learnings for today. Okay. So, noong na panahon kasi, nung wala pang pandemic, ang way natin to communicate, no, kagaya namin, ang tawag is offline. Okay? When you say offline, yun yung kinakausap mo yung client ng face-to-face. Okay? So, kunwari, mag-meet kami sa coffee shop, tapos dun kami mag-uusap. Okay? Yung first impression, nakikreate siya dun sa first meet-up. Okay? Kunwari naman, meron kang tini-three-fit rule. Three-fit rule meaning meron kang pinoprospect. Diba? Pwede ka magbigay ng calling card. Tapos normally, pag nagbigay ka ng calling card, kasi ang ginagawa namin before, pagkabigay ko ng calling card, hindi niya ba siya ibigay? No? Ang sinasabi ko, add mo ako sa Facebook para mag-connect tayo. So, minsan pa nga ako yung ano, nasusulat yung pangalan ko. Ito, i-add mo na. Ako na nag-add. No? Para sure na i-add niya. Kapag napoprospect ka kasi, diba, kung nabigay ka lang ng calling card or ng flyers, parang
Hindi mo sure kung anong gagawin niya doon after, i-add ka ba niya o hindi. So, kaya masigurado if ikaw mismo makikita mo on the spot na ina-add ka niya sa Facebook. And bakit mo kailangan i-add sa Facebook? Para mag-connect kayo, yes. Para mabuild yung curiosity. Diba? Yung Facebook mo yung mag-follow up sa kanya. At the same time, yan, doon makikita, kasi mabilisan lang yung interaction, so doon makikita yung impression niya sa'yo, ano ba yung meron sa tao na to. Alam niyo po ba na ang Facebook natin ngayon, yan yung tinatawag na ano, makabagong resume or CV, curriculum vitae, no? Nandyan yung ano, nandyan yung decision making ng tao kung magjo-join sa iyo o hindi. Or sa umpisa, kung ia-approach ka niya o hindi. Depende sa Facebook profile mo. Kaya very important na ayusin natin. Okay? Lahat tayo may Facebook, pero hindi ko alam kung lahat ng Facebook natin maayos. Kaya nandito papasok tong training na to. Alright. So next, what is our goal? Our goal is to build credibility. O, importante po yung credibilidad kasi you are into a network marketing business. Negosyo kasi to. So kailangan you look as attractive as possible online. No, hindi naman po yung nakahubad dahil attractive. Hindi po ganun na. Yung ibig sabihin yung parang mapagkakatiwalaan. Dahil syempre most of our transactions nowadays, yung tinatawag na online, kanina offline, ngayon online. So ano yung way para makita ka ng tao? Through your account. So kailangan maayos 'yan, may credibility ka, it looks attractive, and do this consistently and make it your daily habit. So you will incorporate ito sa paghataw mo ng daily routine natin. Okay? And next. Ayusin natin number one, homepage. Okay? Ito yung nakikita sa'yo, di ba? Pag kinlik yung pangalan mo, nandyan yung iyong Facebook. Okay? Ano yung kailangan natin ayusin? Number one, yung thumbnail. Okay? Yung photo mo. Ito po. Ito yung kagaya kay VP Ika, no? Itong circle. Okay. Yan kasi yung, di ba, pag nagpunta ka sa account ng isang tao, yan po yung una mong makikita. Okay. Ano po kailangan ayusin dyan? Ito po napag-alaman namin kagabi na mas okay kung sakto po yung mukha mo dun sa bilog. Okay. Yung mga mali kasi, kunwari, nasa loob ka ng sasakyan, full body na picture, tapos napagkasya lang dyan. So, ang sabi ni VP, mas okay kung yung photo mo, ayan, to be exact, ay clear. Okay, parang ganito. Ito mali. Bakit mali ito? Kasi malabo. Okay? Tapos, hindi siya professional looking tingnan. Ano po yung mga tama? O kagaya nito, napakaganda ng mga mentors natin. Mentor Jean Mantala o si Mentor Rich Palomo. So, nakikita nyo, sakto yung mukha doon sa bilog. Okay? Yan kasi yung nakikita eh. No? Makakrap kasi kunwari, nagpalit ka ng profile mo sa Facebook, makakrap mo yan, no, yung mukha, dapat sakto siya. Okay? So, tingnan mo mamaya, yung Facebook mo, i-check mo lahat to, ha. Kapag hindi okay yung profile mo sa Facebook, palitan mo na. Yan yung reason kung bakit kahapon, kagabi, after na training namin kay VP, lahat po nagpalitan ng ano, nagpalitan ng profile kung mali yung profile. Diba? Kasi kailangan tama, no? Ang suggestion ni VP, kailangan po dapat ano, you look professional. Pero not so much na intimidating yung itsura. Yung parang hindi ka na mag-inquire kasi parang nakakatakot naman 'tong tao na 'to. Sobrang intimidating. Kaya ang mga tanungan namin kagabi sa training, VP, intimidating po ba 'to? Yung mga pictures, no? Kasi ano eh, hindi ka na i-approach kapag masyado namang ano, yung talagang ayos-ayos, no? So dapat yung saktong ano, saktong maganda. Okay? Pero ano, enticing pa rin na kausapin ka. Alam mo 'yung ganun. Yan. Kung wala kang picture, yan, gawa ka ng picture mo. Masanay na po kayo, no? Artista na po kasi tayo. Oo, lagi kang hingin. Men, swing picture para sa poster mo sa Top Earner, poster mo sa Safar, poster mo sa ganito. So, masanay ka na, ano ba yan? Boy, artista, daming photoshoot. Yan, i-ready mo na. Yung iba naman, ang ginawa nila, a suggestion pala ni VP, clear background, kunwari. Yung ano mo, yung picture mo, wag yung maraming nangyayari sa likod, yung background mo. Kung maganda, clear lang, white lang, ganyan, okay. So, kung naka-dark ka na damit, dapat light yung background mo. Or vice versa. Okay? Basta clear. Mas okay kung clear.
Okay. Are you learning po? May natutunan ba? I-check ba? Ayusin mo yung mga Facebook natin. At tinignan ko yung Facebook ko, sabi ko, buti na lang sakto sa mukha ko yung ano, yung profile picture ko. Tapos by the way, kapag po magpapalit ng ano, no, ng profile picture, huwag daw po monthly. Yan talagang ano, no, every now and then palit ng palit. Ang sabi ni VP, once a year. Pwede na yun. Okay, once a year. Kung tamad ka magpad ng profile pic mo, you're in the right track, kagaya ko. Madal lang po ako kung di pa ako sasabihan ng Facebook na nalalo na isang account na natatawa ako. Kasi si Facebook, minsan masasuggest siya, di ba? Baka gusto mo naman palitan ng iyong profile pic. Pag isang tagal na, super tagal na, isang taon na mahigit, no? So, okay lang pala yun na wag mo palitan. Bakit? Kunwari, may na-prospect ka. So, nakita niyo na yung profile mo, yun na yung picture mo, no? Tapos palit ka ng palit. E naalala ka niya. Hanapin ka niya. Ano nga ba itsura nun? Hindi ko na naalala, no? Dahil nagpalit ka ng profile pic, nagbago ng mukha mo. Hindi ka na niya nabalikan. So, one way of building your ano eh, branding. Okay? Kapag ano, consistent lang. Okay? So, yan po yung mga technique po ah, sa thumbnail or yung ating profile picture. So, you choose a clear, wag po yung blurred, okay? Clear picture of you na sakto lang doon sa bilog ng mukha, and then not too intimidating, pero wag naman po yung ano, no, parang nakapambahay. So dapat maganda-ganda talaga yung enticing ka-chat ng mga prospects mo, at the same time clear background. Alright, so yan yung una natin papalitan. Pangalawa, okay, cover photo. Ito kasi parang billboard mo, no, yung malaki po na banner sa likod ng profile picture mo. So, it should be about you, your passion, or your branding. Okay, kagaya si VP, yan, founder at age 27. Yan yung branding kasi niya eh. Tapos yung ano niya, logo niya ay kauwi. So, tayo, ano pang pwede natin gamitin? Pwede naman yung sasakyan mo kung meron. Or, sabi ni VP, pwede ka raw mag-collage ng ginagawa mo. Kunwari, may picture ka na nagtitraining ka sa office, di ba? Or may kausap ka na maraming tao. Ibig sabihin, marami ka natutulungan. Or, posters mo ng like Sapphire, ganyan, or yung mga achievements mo sa business. So, meron pong specific na ano to ah, na size. I-search na lang po online. May specific na size po yung ano, cover photo. So, kasi kapag masyadong malaki, crop siya tignan, or putol. So, kailangan, kung gagawa ka po ng thumbnail, I mean, ng cover photo, yung sakto po sa size niya. Okay, pwede rin naman na clear na ano, na parang ganyan kay VP, no, yung wala masyadong nangyayari, or pwede rin naman na collage. So it's up to you, pero kailangan ano po, maayos po yung iyong cover photo kasi yan yung billboard mo eh. Okay, so ayan, andar tayo. Next po, yan yung cover photo. Yan, real name. Ito yung pangatlo. Kailangan po, ang lalagay natin sa Facebook natin ay ang ating real name. Bakit? Kasi, syempre, negosyo tayo. So, kailangan yung pangalan mo, wag po yung Chinese character, Arabic characters. Hindi ka na po mahanap. Ano bang pangalan nun? Magpipiin na sana sa'yo kaso hindi ka na ma-search kasi Chinese yung ano, letters, no? O kaya naman, nickname. Alam niyo po dati, ako din, nickname yung nakalagay, kaya nga inedit ko na. Dati, no? Ito, personal experience. Before kasi, meron po ako, actually hanggang ngayon naman, meron akong Erica Soreda na account. Yun yung personal ko. So, para magkaroon ng difference, no? Para hindi ako malito, ginawa kong Ikay Soreda. That's my nickname kasi. Okay. Ngayon, nung na-attendan ko yung training, actually training pa lang ni FJC, hindi pa training ni VP. Ang sabi, kailangan real name. Inedit ko na yun agad, kaya nga buo na yun. Ayoko kasi second name ko Roma, no? Hindi ko masyadong, parang feeling ko, pagtatag ako na Erica, galit sa akin. Pero pag Ikay, feeling ko love ako. Kaya, ano, ganun yung, ano, yung rationale doon. Ngayon, pinata ko na siya, sabi ko, buuin ko na nga. Para if ever, let's say, may nagpapadala kasi sa akin, mens, kailangan ko yung details mo. Naalala ko, may nagpadala sa akin, Ikay Soreda yung nilagay niya sa remittance. So, hindi ko maklaim mali yung pangalan. So, sabi ko, kailangan talaga, tama talaga, no? Kasi, ano eh, yun eh, kung may magpapadala, kung mag-i-inquire, etc. Kailangan, ano siya, coherent, no? Kailangan pareha. So, Erica Roma Soreda. Okay, gaya ni VP, no? Buong-buo, ay ka Lorraine Oy. Yan, okay. So, use your real name. Okay? Pwede mo naman lagay yung nickname mo dun sa parenthesis. Oh, kasi ako nilagay ko Mentor Ikay dun sa parenthesis. Ito yung may parenthesis.
Yan, o. Ano naman yan, optional. Pero kailangan yung pinaka pangalan mo ay tama. Okay? O, ayusin natin yan. Next. Ito na. Meron po tayong bio section. Okay? Yung bio section po natin, ito yung mga detalye about sa'yo. Alam ko meron lang tong ano. Lagay mo na yung Mary Joyce Briones. Yes, Mentor Joyce. Buuin mo na yan. Kahit ayaw natin ng mga iba nating pangalan, no? Parang required pa rin. Okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Magpasalamat tayo sa ating pangalan. Iba nga, ano eh. Di ba? Mas pangit yung pangalan. Talaga nakahanap ng mas worse. Eh, no? Pero okay na rin yan. Okay. Ngayon, ito. Nakalagay sa bio section po, no? Meron tong, alam ko may limit talaga to eh. Okay. Meron siyang certain number of letters lang na allowed dyan. So, pwede mong i-maximize yan. O kunwari, kay VP na founder of IAM Worldwide Corporation, hashtag God Made Millionaire o founder at age 27. Ako ata parang IAM Worldwide Top Earner, Masang Achiever, mga ganon. Basta ayusin mo siya. Okay? Ma-edit mo na yan sa profile mo sa Facebook. Hanapin mo na lang po, ha? Okay, so maximum of 3, sabi niya. Alright. So, next. Intro section, ito, kailangan din natin ito ayusin. Yan po yung kapag kinlik yung account mo, nakalagay dyan yung mga ano, school mo or saan ka nag-work, ganyan. So, kagaya si VP, yan, CEO, founder or owner of your own business, you can also tag your business FB page. So, kung meron kang page, o founder at, kunwari, I am Worldwide by Ikay Sureda, or Erika Sureda, something like that, no? O kaya, ano, founder at Team MVP Eagles, yung page ng team. Okay, para itag mo na rin siya dyan. Sabi ni VP, which is very important, ilagay po kung saan ka, let's say, saan ka nag-aral. Kasi baka mayroon kang kaklase or schoolmate na makarelate sa'yo. Ay, taga dyan ka pala. Yan kasi yung one way to ano, connect. Kagaya niyan, siya, meron siya, no? Studied Civil Engineering at University of the Philippines, Diliman. So, yung mga taga-UP Diliman, makaka-connect siya agad kasi nakita niya, ay, same school tayo. Okay, okay. Went to, ayan, yung high school niya. Diba? So, ilagay mo yan. And then, also, kung meron kang province or kung saan ka, no, nasaan ka ngayon, maganda ilagay mo rin siya para makita na, ay, taga Mindoro pala to, kababayan. Diba? Mabilis mag-connect kasi. O kaya, ay, nasa Canada siya. Sige, dito ako mag-inquire. Nasa Canada din ako. Okay? Yung mga ganyan. Mga simple lang na mga details, pero malaki yung ano, impact niya kapag nagka sa client. Okay, so yan po yan siya. Pero wag naman po yung sobrang dami, no? Meron kasing ganito, no? Top 1 at I am Worldwide. Tapos next year, hindi yan siya top 1. So top 3 at I am Worldwide. Tapos the following year, top 5 of I am Worldwide. Wag naman po lahat ng achievements mo pinaglalagay mo na doon. Diba? So pili ka lang. Wag masyadong madami para hindi crowded. Okay? So are you learning po mga mentors? Comment naman kayo. I am learning. Okay? Para makita ko kung gising pa kayo, no? Yan. Napakaganda ng topic na to, no? Put where you live and your school. So, one way to build rapport. Yung sinabi ko kanina. Then, eto, link your social media accounts. Okay, ang sabi ni VP, it's okay daw kung pare-parehas po yung pangalan ng iyong social media accounts para isang search ka na lang. Okay, kagaya ako, inedit ko kagabi yung aking YouTube channel kasi Erika Sureda lang yun eh. So, ginawa ko na lang, Erika Roma Sureda. Kahit ayoko nung second name ko. Sige, sige na nga. Yan. Tapos, sa Facebook, Erika Roma Sureda. Tapos sa Instagram, inedit ko na, Erika Roma Sureda. Okay, so para isahan na lang siya. Tapos, mga mentors, araling ko pa to, no? Paano ililink? Kasi pwede yan eh. Kunwari sa Instagram mo, yan, ilink mo na lang yung ano, pinaka... link nung ano mo, ng Instagram mo, ng YouTube mo, yung pag kinilik nila, automatic pupunta doon, ma-hyperlink siya, papunta doon sa website. Okay, kung meron kang website, lagay mo rin dyan. Yan, okay. So, yan po, very important, no, para madali ka mahanap, visible ka. Okay, lahat ng platforms, lagay mo na dyan. Normal naman na, Instagram, di ba, YouTube, Facebook, or kung may website ka, pwede rin. Kung may TikTok ka, gusto mo, ilagay mo rin siya. Para ano, meron silang way to find you kahit sa ibang platforms. Okay.
Next, ito na yung pinned post. Okay, makikita niyo sa mga Facebook, no? Yung iba, may na-maximize, yung iba hindi. Sayang po i-maximize natin. So, sa pin post na yan, I think mga 3, 6, 9. Mga 9 photos na collection. Piliin mo yung pinakamaganda mong mga photos. I-pin mo dyan. Okay? So, pwedeng professional, like yung ginagawa may negosyo. Lifestyle, kunwari mga travel, ganyan. Or mga best photos of you make. Sa sasakyan mo, ganyan. Or sa product, etc. So, i-maximize mo to. Kasi ito po yung unang nakikita nung, nung mga mag-visit ng mo, FB mo. So, you just have to make sure na siya. Yung mga magaganda. Yung mga pang malakasan. Mga panlaban mo, ganyan. Okay? Kung wala, ayan, mag-start ka na mag-picture-picture. Okay, maganda po clear camera. Kaya one of the investment that you can make here, mag-invest ka po sa isang phone na maganda yung camera, like iPhone. No, marami namang iba. Ako kasi personally Apple talaga yung mga gadgets ko. Siya clear. No, wag po yung blurred. Okay, kasi nakakabawas po ng credibility yung blurred eh. Okay? Ayan. So aside from that, ayan na. Post consistently every 4 hours. O ito mga mentors. Natutunan din namin kahapon, wag naman po mag-post ng minuminuto. Okay? Yung parang minuminuto. Ano ba to? Ito na naman, nag-post na naman siya. Okay? Kasi number one, sabi ni VP, merong 4 na oras ang Facebook para ipakita ang post mo sa mga tao. Kaya minsan, di ba, ano nyo ba ito, na-experience ito? Kunwari, pinost mo, I think, 2 days ago. Tapos hanggang ngayon, may nagla-like pa rin, 2 days ago mo na na-post. Bakit kaya ganun? Kasi, pinapakita niya pa lang yon sa ibang mga tao, nakaka-open lang ng Facebook, etc. So, dapat merong interval para merong time yung tao na makita yung post mo. Kasi kapag masyadong sunod-sunod, wala na nakakita niyan. Ikaw na lang. Kasi, hindi na siya maging visible. Kaya minsan, di ba, may post ka, walang nagla-like. Baka wala kasing nakakita. No? Kasi masyado marami kang pinopost. So, very important ito mga mentors, no? Have a 4 hours interval per post sa FB. Okay? Dapat consistent ka din with the time. So, pwede nyo itong i-schedule. Ano po ba yung mga ipopost mentor? Ito, very important. You have to focus on VLR. Paki-comment po, VLR. Okay, ano ba yung VLR na yan? Okay. So, VLR stands for values. Ano yung pinaniniwalaan mo? Okay. Lifestyle. Yung ginagawa mo, alam niyo po ba na marami nag-i-inquire, nakita lang yung lifestyle mo. Yung pakapi-kapi ka sa bahay, tapos ang laki ng cheque mo. Ano yung gano'n? Nalala ko, no? Nandito sila Mentor Patty, sila Mentor Steph. Kasi nung nag-inquire sila, ang reason nila ba't sila nag-inquire, it's because nakita nila na pakapi-kapi kami ni Mentor Joyce. Parang ang saya-saya ng buhay namin. Tapos, yung income namin, maganda. Alam mo yung, parang di sila nahihirapan masyado. Parang ganyan. Pero, di ba? Kasi as nurse, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng trabaho namin. Kaya pag uwi mo sa bahay, plakda ka talaga. Di ba? Or kung ano man yung profession sa iba, sa labas. So, wala na masyadong lifestyle. Sa IAM, puro lifestyle tayo kasi syempre sa bahay lang naman tayo, 'di ba? Kung napakadali na negosyo natin, pwede gawin online, pwede gawin offline, 'di ba? So, lifestyle really attracts people. Kaya importante may post kanyan. And then also results. No, kailangan ng resulta. Kasi ano ba nangyari sa iyo diyan? Paano kami, what's in it for me kung gagawin namin yung negosyo? Ano yung results? So, 'yan po, VLR, values, lifestyle and results. Or yung iba naman, for some people, para mas madali, PIE. Ano yung PIE? Product, income, events. Oh, since mga virtual events lang tayo, so pwede mo rin i-post yun. Okay? Yan yung mga natin pwedeng i-post. What should I post? Activities. Kaya importante mga mentors may activities, no? Kasi wala ma-post pag walang activity. Wala may, content ko today? Wala akong ginawa. Wala akong ma-post. Ang hirap po, no? So, kailangan, yan, like, pay-ins. Kung mayroong pay-in yung team ninyo, anuhin mo siya, i-collect mo siya. Diba? Tapos, mentorings. So, we always do mentorings naman. Meetings, trainings, bondings. Yan yung mga ipopost mo. Okay. No, about IM naman, sample, products, income, progress. So, ang dami nating
Mentors, ilike nyo po ang I Am Worldwide Corporation page. Lahat ng kailangan mo na pictures na doon. Merong album doon ng mga products, ipagka-copy mo lahat yon. Walang magagalit sa'yo. Kasi ano yan, copy business tayo, so kailangan meron kang album. I do suggest na pagbago ka po, o kahit luma ka na, i-organize mo yung iyong photo album sa iyong face, sa iyong phone. Pati na rin sa Facebook mo, no? Para meron ka na rin copy. So, i-organize mo siya. Kunwari, I Am Worldwide Products. So, nandun lahat. Meron kang album sa phone, meron ka rin album sa Facebook, nandun ka magpo-post. So, income naman, ako kasi, nakalagay sa akin success stories. Okay? So, nandun lahat ng mga ano about sa results sa I Am. Tapos meron ako, I Am Worldwide Products. So, nandun lahat yung about sa products, dun ko nagpo-post. So, progress, yan. O yung mga ano mo, kunwari, team, hashtag team goals, yung mga top earners list, etc. Ganyan. So, kailangan meron kang ganyan. Alright? And then, big time lifestyle. Okay? Umiinom ka ng product, di ba? O kaya, nag-checkan ng online account. Mga simple lang, low-key lang. Kunwari, nag-aayos ka ng ano, ng shipping ng downlines mo, mga leaders mo. Tapos buksan mo yung online account mo. Mga ganun, di ba? Tapos hindi ka naman nagsasabi, pero pagka pinicture mo, nakita na agad yung income mo, ang daming digits, 000, pala zero pala. Yung maraming digits na ano, kunwari, 6 digits na yan or 7 digits na yan, o di ba? Mga ganun. Okay. Yan. Ito, napakaganda. Dahil si VP napaka-si, so talagang merong oras. Sabi niya sa amin, nag-a-alarm pa siya ng ano. Ito kasi naging effective para din sa kanya, no? Kaya tinuturo niya sa atin, nag-a-alarm siya siguro minutes before siya mag-post. Para sakto. Kasi pag si, alam niyo po yung si na personality, yung talagang ano, no? Very keen with the routine. So, kailangan eksakto. So, ganyan siya. 8 a.m. Your thought for the day. Pwede ito ha. Pwede ganito yung maging flow mo. Okay. So, yan. Yung una mo ipopost. So, after niyan, what are your values? Inspirational, motivational, life coach. Ako naman po kasi, nagda-daily devotion kasi. Kung mapansin nyo, yun yung first post ko sa Facebook ko. Kasi, yung binabasa ko, yun yung pinopost ko. Nag-gets niyo ba? Kailan ba ako na-start? More than a year na ako na nagtutuloy-tuloy ng ganun kasi naging commitment ko yun na pagising ko sa umaga, kailangan magbasa ako ng Bible. Tapos kung ano yung nabasa ko, dapat ma-share ko. Everyday. Walang mintis. So, more than a year ko na siyang na consistent na nagagawa kasi ganun yung gusto kong ano eh, ganun yung gusto kong i-share. Pagkagising ko sa umaga. Ang di ko lang makonsistent yung oras. So, iba-iba yung oras, no? So, ito yung nakuha ko kay Bibi. Kailangan consistent ng oras. Alright? So, ikaw bahala kung ano gusto mo i-post. Next. Gawa ka ng content. 8, 9, 10, 11, 12. Oh, sakto. After 4 hours, di ba? After 4 hours, nag-post si Bibi about ng product. So, you can build curiosity to your viewers. So, about products, kunwari, yung barley, picturean mo. Kung nandiyan na yung produkto sa'yo, no, i-pictorial mo rin yung products. Ako, suggestion ko nga, para po na sa mga nasa ibang bansa, no, mag-picture-picture po kayo dyan sa kapaligiran ninyo. Di ba? Kunwari, kunwari, may snow. Ibaon mo yung ano box ng barley doon sa snow. Isuksok mo doon. Di ba? O kaya yung kape, isuksok mo doon. Picturean mo lang siya. I Am Worldwide Products. Available on in Canada o ganyan. Basta mga ganun. O kaya, my daily dose of barley. O ganyan. O kaya, yan si mentor Mimi. Sa Japan naman siya, nai-picture-picture siya sa ano, no? Cherry blossom. O, diba? Social. Me and my acai berry. Tapos, panay pink yung ano, flowers. O, diba? Ang ganda. Maximize mo kung nasaan ka, mag-picture-picture ka dyan. Okay? About your product. Put a catchy caption. Okay? Keep it short and simple. Meron pong kiss. So, paki-comment po kiss. Hindi to halik, no? Yung K-I-S-S, ang ibig sabihin niya is keep it short and simple. Pag nagpo-post ka, wag mo nang inobela, no? Yung napakahaba na talaga ng ano. Wala na po kasi nagbabasa na sa katotohanan, no? Yung kapag masyado mahaba. Kaya, maikli. Pero lamalaman, okay na yun. Okay? So, wala po siya sa pahabaan ng caption, no? Nasa laman. Alright. Next,
Pagdating na 4 p.m., o, di ba, after 4 hours ulit, daily activities, kunwari meron ka mentoring, yan, kunwari mga IBP natin, di ba, pwede mo i-post yan, activity yun eh, daily IBP, di ba, so i-post mo yan siya. Next, yan, talks, Zoom meetings, pay-ins, etc. So, daily activities. Mga mentors ito, yung sinasabi ko sa inyo, no, not necessarily sunod-sunod ganito ha, pwede mo naman siya interchange, depende sa'yo. Okay, ito lang suggestion ni VP. Alright. And then, pagdating ng 8 p.m., your big time lifestyle. O kunwari, travel. Yan, picture mo sa kung nasaan ka. Diba? Income, travels, results, or goals. So, you can also do it. Okay? So, i-mix mo na lang yan siya. And then, pagdating ng 11 p.m., after 4 hours ulit. Nakakatawa pa kasi ni VP, no? What you've learned from the training, syempre 8 p.m. ang training, after training, pwede ka naman mag-post na natutunan mo, kagaya niyan, no? Diba? So, keep it short and simple din. Okay, kung nanonood ka ng training, meron ka mako-content. Kasi meron ka natutunan, meron ka mapopost. Kung hindi ka nanonood ng training, nga, okay, wala mapopost. Ano kaya yung nangyari? So, suggestion ko pa para sa mga nasa ibang bansa, kung tulog kayo ng panahon ng 8 p.m., sa Pilipinas, meron namang replay yan, panoorin mo na lang. No, i-commit mo rin yung sarili mo to learn I Am Robay daily. Every 8 p.m. Philippine time, may training tayo. Kung hindi mo maabutan yung live, panoorin mo yung replay. Okay? Importante po yung training natin. Iba pa yung mentoring natin, kagaya ng ganito. Alright. So, ito. Sabi ni VP, suggestion niya, if you can post once a week, mas okay. About owners, top mentors, team, or cross lines. Okay? To build credibility din to. Okay? Kung mag-picture ka, ngayon kasi hindi tayo magkakasama, no? O, kunwari na lang, nag-training si Press, o, di ba? Kailangan, meron kang ano, pwede naman yun sa Zoom, di ba? Yung malaki, yung speaker, tapos ikaw yung may maliit. Okay, training with Press AM. Tapos picture kang ganun. Di ba? Pwede yun. Diba? So, our top mentors, pwede rin. Cross lines. Yan, basta magpo-post ka rin about it. About sa business mo. Then, number three na tayo. Use Facebook stories. Familiar po ba kayo sa story sa Facebook? Meron po bang nakakakita nun? Or nag-check ka nun? Dati, hindi ko kasi masyadong iniintindi, no? Hindi ko masyadong pinapansin. No, pero alam niyo po kasi libre 'yan. Libre mag-post sa story, so why not i-maximize natin, 'di ba? And ang mga tao po ngayon, sa totoo lang, hindi na sila yung ma-scroll sa wall kasi minsan sa wall kasi napakadami na pong nagpo-post, 'di ba? Minsan panay mga benta. So ginagawa ng mga tao sa stories na lang nagtitingin. Kasi interested naman siya sa istorya mo, ano nangyari sa buhay mo, 'di ba? So maganda gamitin po natin yung Facebook story, no? Ah, by the way, before ko sabihin to, mga mentors, about sa wall natin, no? Huwag kang magmukhang tindahan. Okay, yung panay, buy now! Ganyan-ganyan. For sale, ganyan-ganyan. Kasi, dapat yun nilalagay po sa Facebook page. Meron ka sarili mong page for products. Pero sa wall mo, huwag masyadong panay laging parang nagbebenta. Okay, importante nga dito, meron kang variation. Meron kang ano, mixed, no? Meron kang product, 'di ba? Meron kang lifestyle, meron kang values, meron kang results. Okay, so pwede 'yon. Huwag masyadong pari-product. Magmumukha kasing tindahan yung wall mo. So hindi ka nang bibisitahin ng mga friends mo kasi isipin nila, may sales alarm kasi 'yon. Ay, huwag tayo diyan, bebentahan tayo niyan, no? 'Di ba? So kailangan ano siya. Ayusin natin yung Facebook natin na enticing dun sa ating mga mapoprospect pa. Okay? Clear po ba yun? Natututo po ba? Comment. I am. Okay? Ayusin natin mga mentors, ha? Next. Alam niyo po, ganda nga ako, nasa ibang bansa ka, no? On the way to work. O, ganyan. Picture ka na. After mentoring. Mga ganyan. Yung totoong nangyari sa buhay mo, pwede mo i-post yun. May aso ka, picturean mo. Yung may sa lifestyle, pagkain, nasarap mong pagkain mo, i-post mo yun. Ang sarap ng ulam ko today. Yung, kasi, ang engaging kasi mga mentors, yung ano, parang totoong ikaw. Diba? Kung ba nga sa mga nanonood ng mga vlogs, kanino ka masusubscribe? Doon sa panay-sponsor, yung kanyang
sponsored ads for today, sponsor for today, parang hindi na authentic yung sinasabi niya kasi alam mo na bayad siya dahil pag pinost niya yan. O dun sa talagang nakita mo yung istorya niya na na-entice ka, di ba? More of the stories tayo. More of ikaw as a person. Yun yung gusto makita ng tao. Okay, pwede po, share from page. Pwede naman. Meron dito, sinabi si VP, no, about sa sharing. Pwede ka mag-share ng page. Pero then again, yung may ano din, may every 4 hours. Wag din yung panay share. Mamaya dadaan ako yan. Okay. Eto, Facebook story. Yan, oh. Napakasi talaga ni VP. I'm so impressed, no? Pangarap ko po kasi yan, no? 12 noon, sakto, no? Yan, meron na siyang barley habit. O kung meron ka na dumating na produkto mo, picture-picture ka na dyan, umiinom ka ng barley. O, grabe naman to. Agdating ng ano, no? May story din siya about sa kanyang Rolls Royce. O, diba? Yan yung garage goals natin, guys. At saka yung Benz niya. Grabe, no? Yan. So, yung ano po, sa Facebook stories, ano yan, i-maximize mo lang siya. Pero, mga mentors, huwag naman po yung minuminuto ka din nag-post doon. Yung parang ano na siya. Alam mo yung ano, ilang tap ka na bago matapos yung ano story nung tinitingnan mo. Alam mo, sobrang, ang dami naman yung pinost. Skip ko na nga lang. Skip ko na nga lang. Kasi di ba kapag tatap mo siya para lumipat dun sa next, makikita niya sa stories eh, yung ganito. Ayan, di ba? Ito yung mga linya na yan. Yan yung ano. So, sa time na yan, meron siyang 4 na stories. 24 hours lang kasi ito eh, no? Ngayon, wag naman po yung tuldok. Ibig sabihin, napakarami mo na pong pinagpo-post. Baka skip ka na ng mga friends mo kasi masyadong dami naman. O, pipili ka lang din ng ano, ng mga maganda i-post, okay? Yan. Dapat engaging eh. Next, live once a week to reach more viewers. Yan. So, pwede nyo itong gawin. Alam nyo bakit? Kasi yung live, nanonotify niya lahat ng friends list mo na nag-live ka. Kahit hindi active, no? Yan to kasi po yan, mga mentors, no? May algorithm ang Facebook. Kung sino yung lagi mo nakakausap, nakaka-chat, nalalike mo yung post, nagkakaroon ka ng interaction, yun lang din yung nakakakita ng post mo. Kaya nga pansinin mo, huwag ka makipag-interact sa mga tao. Wala rin masyadong likes yung post mo. Kasi walang nakakita kundi ikaw. Dahil, naisip mo na ang sarili mo, hindi ka na nakitingin at nakilike doon sa post sa iba. Okay? Ngayon, ano po yung kagandaan ng live? Pag nag-live ka, i-announce sa lahat, kung 5,000 na friends mo, i-announce sa lahat ng mga friends mo na live. Si Erica Soreda, panoorin niyo, parang ganyan. Pero hindi ganun sinabi ng Facebook. Ako na rin, Erica Roma Soreda is live now. Okay? Okay, so yan. Gamitin niyo yan. Kagaya ako, meron akong segment sa aking Facebook. Every time na may nag-just for you, nilalive natin. Which is exposure na rin yun para sa mga leaders, bago leaders. And para ma-document natin yung ano growth mo, di ba? Dati nag-join ka lang naman, ngayon just for you. Kasi speaking of that, meron na naman nag 2 times just for you. Ika-second just for you niya. I think sa Saturday kami mag-click, o di ba? So nakaka-excite. Diba? Pwede mo rin naman gawin kahit hindi naman just for you. Kunwari, meron ka i-feature na downline or meron ka kung ano gusto mong i-content. Okay, kumakain ka ng something tapos sabi ka lang ng words of wisdom, pwede yun. Basta gawin mo lang siya. Okay? Next. Ayan. Facebook Live once a week. Be consistent with time. Ayan. Consistency is key talaga. No? Number 5, always use hashtags. Alam niyo po yung hashtags. Yan, yung may mga ganyan. Alright. So, official hashtag ng IAM. No? Pwede niyong gamitin. Hashtag IAM Worldwide, Agents of Hope, Home of Hope, All His, Believing in God's Time, Amazing Barley, The Green Box, The Purple Box, The Pink Box, The Awesome Products, Amazing ABC. Mga mentors, wag to lahat ha. I-copy mo, tasagay mo doon sa hashtag mo. Hindi, pipili ka lang. Siyempre, depende doon sa post mo. Sabi nga ni VP, di ba, wag masyado madami yung hashtag din. Kasi parang, kunwari, in-hashtag mo na lahat ng pwedeng i-hashtag, di ba? Ganyan lang, ikaikli yung caption mo, pero hashtag mo, ganyan naman kalaki. Di ganun din yun, anak din ng space. So, konti mo lang, pipili ka lang dyan. Okay. So, yan lang yung official na pwede mo gamitin din na IAM. Ano pong importance ng hashtag?
Kasi, kunwari, ganito, meron ako hinahanap na sample ako. Nagsusearch ako ng office chair. Sample lang. Lahat ng hashtag office chair, pwede ko i-click yon kasi lahat ng mga nag-post sa may office chair sila, makikita ko doon. Same with I am worldwide. Di ba? Kunwari, hashtag I am worldwide. Yung kunwari, yung client, gusto ko mamili ko kanina ako mag-join. I-click niya yung hashtag na yon. Lahat na nag-post na hashtag na yon, makikita niya. Okay, yan yung purpose po ng hashtag. O, added ano yan? Added exposure. Right? Maximum of 3. Ayan, no? Maximum of 3 hashtags only. Okay, huwag masyado madami. Alright. 6, never post anything negative. Ayan. Huwag na huwag. Na huwag na huwag. Na huwag na huwag. Magpo-post ng negative. Bakit? Mentors, kapag meron ka bang kaibigan, puro negative ang pinopost sa Facebook. Gusto mo ba siyang kausapin? Yes or no? Ikaw mismo, meron ka bang kaibigan na panay rant, 'di ba? Panay ang gobyerno ganito, ang ganito ganyan. Ang hospital ganito ganyan. Ang COVID, ganyan. Yung lahat ng negativity sa mundo na post niya, 'di ba gusto mo siyang yan, friend? Ayaw mo na rin siyang makita ever. Ano ano bad vibes, BV, 'di ba? So, ikaw din, dapat wag ka rin mag-post. Di ba? Kung ano yung ayaw mo sa tao na nakikita mo, wag mong gagayahin or wag mong gagawin. Alright? Wag din mag-post yung mga emo. Feeling brokenhearted. Ang auto move on sa mga taong binaliwala ako. Wow! Negosyante ka po, no? Hindi ka po ano, kung sino lang. Pag negosyante ka, kailangan maayos ka. Okay, maayos lahat. Pati yung media, SOCMED mo, social media accounts mo, kailangan maayos. Kunari, merong ano, tapos, kunari, merong mag-inquire sa'yo. Okay na, ang ganda, ang ganda, ang ganda ng ano, tingnan niya Facebook mo, kasi si-check niya talaga yan. Tapos, pag huli nakita niya, feeling brokenhearted. Salamat na lang sa taong nang iwan sa akin. Mga ganyan, hapus mo, di ba? Ay, huwag na pala dito. Broken hearted to. Baka hindi ako ma-assist. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka ma-broken hearted, no? Pero huwag mo na lang i-expose sa Facebook lahat na nangyayari sa buhay mo. O narin, may problema sa pamilya mo. Nakakainis talaga yung ate ko. I-post mo pa sa social media kaya walang naayos na ano eh, na mga gusot eh. Kasi yung gusot, inilalathala pa sa ano, sa Facebook. Instead na pag-usapan ng ano. 'Di ba? So ganyan siya mga mentors. Are you learning? Okay. Wala na pong magpo-post sa mga political channelian, mga hugot, mga negative, mga emo, ganyan. Mga negative news na lang 'yan. Isarili mo na lang 'yan kung crying at night ka, 'di ba? Huwag mo na i-post. Okay. Wrong. Ayun, sabi ni VP, wrong daw 'yan, wrong. Okay, next. Ito na, clean friends list. Oh, ayusin ang mga kaibigan. Yan. Add owners and top mentors. So, yan. Ito kasi nilagay dito. Siyempre, si Press AM, nako, kailangan pina-follow niyan. Si BPI, kasi GM Ana. Di ba? Si Mentor Shirley May, Mentor Precious Grace Capili. O, di ba? Kompleto kompleto yung mga pangalan namin. Catherine Policarpio, Erica Roma Sureda, yung mga three names. Arian Fernandez. Ayan. Yan po kasi top 5. Okay, so, ayan. Ganito mga mentors, ako personally, huwag niyo na ako i-add, ha? Kasi puno na po eh. Siksikliklik at umaapaw na yung friends ko more than 5,000. You can follow instead. May follow button. Di ba? Kung di mo siya ma-add na kasi puno na yung friends list niya. Actually, silang lahat. Kahit i-follow mo na lang. Okay lang yon. Ganon din yung parang friendsing kayo kasi nakikita mo yung post niya. Okay. Pwede rin naman sa messenger mag-usap eh. Kahit hindi friends. Di ba? Alright. Hi. Yan. Next. Ito sasabi ko sa inyo, no? Itong tatlong tuldok na ito, pwede mo i-click yan para maging favorites. Ano ibig sabihin ng favorites? Sila yung una mong nakikita. Okay? Makikita mo lahat ng post nila kasi naka-favorite. Ito yung sasabi ko din na follow. Yan. Yung may plus button. I-follow nyo sila kung di nyo sila ma-add dahil puno na, pwede nyo i-click ang follow and then click favorites. Para hindi nyo mamimiss out yung mga posts nila. Okay? Pero ang favorites, meron lang din siyang ano, limit. I think 30. No?
Ito na, sagot sa tanong mo. Mentor Joyce, ito na sagot sa tanong mo. Every day, daily goal, add 10 new friends, 10 new prospects. Pero remove 10 friends din. Negative, unhelpful, inactive. Tanggalin mo rin yung mga mag-ano ka. Huwag na po kayo mag-ano mga works at sa puso mo, Krusty Krab, mga ganyan. Ayaw mo naman maging downline yung ganun, di ba? Ay, kung ikaw ganun mismo, i-edit mo na yan ha, para hindi ka ma-unfriend. Kasi yung iba ganun pa rin, no? Yan. Tapos yung mga taga-IM na nasa ibang team, pili ka lang nung i-add mo. I do suggest follow. Kasi pag follow, hindi naapektuhan yung friends list mo eh. Diba? Napo-follow mo sila, pero hindi sila nagiging addition doon sa ano, sa 5,000 mo. Kasi ang friends po sa Facebook, 5,000 lang ang maximum. So more than 5,000, hindi ka na makapag-confirm, hindi ka na rin makapag-add. Sa akin po sa totoo lang, ang dami kong friend request. Pasensya na po kayo, no? Kasi puno na talaga siya, more than 5,000. Nakailang ano na po ako, remove, add, remove. No? Ang dami siguro, di ko na nga po alam kung sino inquiries doon eh. Pasensya na. Kaya yung mga naano ko, yung ka-message ko talaga, yun yung nako-confirm ko. Diba? Pero kapag wala na kaming interaction, di ko naman na nako-confirm. No? Ayan. May nagtatanong, if naghahanap ako ng jowa, kapag mga ganon, Mentor Evelyn, huwag yun na po yun. Ekis nyo na yun, ekis. Okay, marami talagang ganyan. Diba? Iba-ibang lahi pa. Diba? I'm a military. I want you. I like your face. Something like that. Mga ganon. Huwag yun na po yung ekis nyo na yun. No? Hindi, mga scam kasi din yung iba doon. Yung iba sasabihin sa inyo, I will give you a watch. Kunwari, yung mahal na watch. But you have to give me the tax. $500. Yung pala scam, di pala ibibigay sa'yo yung watch. Pinagbabayad ka lang pero wala rin naman. Pwede pong maligaw, ha? Ganyan. Mga ganon, sabihin mo, kasi ako pag hi, are you inquiring about the business? Hindi po, gusto ko lang makipagkaibigan. Ah, this is my business account. Tataray, no? This is my business account. I only ganyan-ganyan, o, diba? Hindi na natuloy. Basta ganon, ikaw na bahala. Delete mo na yung X na yan. Kasi hindi naman negosyo gusto nun ikaw. Eh, kung mag-join siya dahil gusto ka niya, di maganda. Pero kung hindi siya mag-join, manggugulo lang siya. Sayang sa oras po. Okay. Add 10 friends, remove 10 friends. Para salin-salin lang siya. Okay. O, next. Unfriend, negative, unhelpful, and inactive. Alam niyo po, napakaraming oras na kailangan dito, lalo na 5,000 yung friends mo, no? So maglaan ka ng oras na ayusin mo yung Facebook account mo. Kung doon naman po sa mga bago, mga prospect mo yung mga friends mo, 'di ba? So huwag mo na sila i-delete. Kakasa i-delete mo, no? Yung sa amin lang po kasi na matagal na sa negosyo, tapos madami na mga friends na na-add na ano naman, prospect, pero yung pala hindi naman mag-ano. May naman okay for the business. Ika nga ni Mentor Shane, di ba? I-qualify mo din yung mga tao na papasok sa organization mo. Di ba? Hindi lang sila ang nagre-reject, tayo din. Pwede rin tayo mag-reject, no? Kung feeling natin di naman okay for us, pwede may pre-qualify. Makikita mo agad sa Facebook. Tanongin mo sarili mo, gusto mo ba maging downline nito? Works at Krusty Krab. Tapos parang di naman seryoso sa buhay. O di ba? Di X na yun. Next. Follow pages. Okay, ito yung mga pages na follow mga mentors, no? It's a must. It's a must. I am Mother Corporation, Aika Lorraine Arui, si VP to. Alan Marvin Eder, si Press. Bet system ng I am World, pwede nyo rin i-follow yan. Follow your I am mentors and teams pages. Okay, meron tayong mga teams pages like sa atin na Team MVP Eagles. Sa I am mentors naman ako, Erica Ikay Soreda, yung page ko. Si Mentor Peach, Precious Grace Kapili. Yan, may mga pages kasi 'di ba kagaya niyan, hindi mo na ma-friend lahat. Pero yung page, pwede i-like ng kahit ilang libo 'yon. Kaya yung ibang mga mentors doon din nagpo-post para ma-maximize din nila, okay? Follow motivational and inspirational pages. All right? So, yan. Ngayon, mga mentors, kung meron kang ayan, kagaya to kay VP to, no? Alro Aika Lorraine Arui. So, ito, i-like mo to kasi minsan may paraffle dyan sila VP, may pa, ano yan, namimigay ng mga ano,
Diba? So, hindi lang dahil namimigay sila kayo may follow, ah. Dahil marami kang makukuha na mga ano, motivational na mga learnings dyan. Okay. Sa team page naman, yan, pwede ilagay mo team logo, team cover photo, poster activities, check your settings. O yan. Pag malaki na yung team mo, pwede mo gawin yan. Alright. So, ito, mga mentors, meron ding 3 dots dyan na para mailagay mo sila as favorites. Yan, favorites. You'll see posts higher in your newsfeed. Yan. Okay. Tapos, alright. You've reached the limit kasi ang limit kasi ng favorites ay 30 friends and pages lang. So, be careful who you follow. Kaya, mamili ka talaga kung sino ipa-follow mo. Choose wisely. Kasi limited lang yan. Eh. Alright. Patapos na tayo. Warning, be active on reacting, commenting, and sharing other people's post, give and receive. Ito mga mentors, it's a rule, it's a must. Okay. Kung gusto mo na marami mag-like sa post mo, kailangan marami ka rin, generous ka din mag-like ng post ng iba. Bakit? Kasi what you give, you receive. Diba? So kung hindi ka masyado din active sa magla-like, ah, kasi naawa ako sa doon sa mga nag-post, sa kakaunti yung like, 3, 4. Pero ang dami naman nating team, team MVP, gusto ang dami natin. Pero ang konti nagla-like doon sa post ng iba, bakit ganun? Kasi baka hindi natin ina-activate tong give. Give, ano, likes, love, ganyan. Comment, no? Gawin natin yan. Kasi kung ano yung, ano yung binigay mo, yun din yung babalik sa'yo. Kung wala kang ibigay, pinagdamot mo yung like, eh, libre naman yun. Diba? Eh di, pagdadamot din ng universe ni Lord sa'yo, yung like na yun, kukunti rin yung iyo. Yan, kanya-kanya lang meant kung may mag-like. Kaya suggestion ko sa inyo, yan, i-like natin ang post ng bawat isa. Okay lang ba yun, mga eagles? Comment kayo, yes! Comment kayo, yes. Kung agree kayo na magla-like na from now on, no? Ako kasi, meron talaga din akong time na nag-scroll ako. Basta nakita kita sa newsfeed ko, magla-like ako sa'yo at magko-comment ako. Congrats. Di ba? Hindi naman mahirap mag-congrats, eh. Kung gusto mo, parang hindi ka mahirapan, gawa ka ng ano, shortcut key dun sa keyboard mo, sa phone mo, di ba? Pag pinindot mo C, automatic congrats. Kung feeling mo, ano, masyadong marami ko congrats, o kaya copy paste ka, ganun, no? Importante is you give, no? You like, you love yung mga posts ng mga mentors or mga downlines or mga crosslines, no? In that way kasi lalawak din yung algorithm mo. Okay, ang algorithm na Facebook, ulitin ko, kung sino yung lagi mo nakausap, sino yung nalalike mo na page, nilalike ka, o kaya nakakausap mo, chine-check mo yung stories, yun yung mga nakikita mo sa Facebook. Yun lang din yung sila lang din yung nakakita sa'yo. So, less interaction with other people sa Facebook mo, less din yung visible dun sa mga tao na nasa account mo. Kahit nga 5,000 ng friends mo, alam mo ba na hindi nakikita ng 5,000 friends mo ang mga posts mo? Why? Kasi kung sino lang yung ka-interact mo, yun lang din yung makakita ng post. Ganun yung algorithm ng Facebook ngayon. So you have to give time to give. Always be consistent with all your social media platforms. So kagaya niya, si VP, ito yung page niya, ito yung Instagram niya, ito yung YouTube niya. Yung in is LinkedIn. No, LinkedIn. Kung meron kayong ganyan, okay din yan. Help your team by simple clicking the likes and heart and comment. Yan, tama si Mentor Glow. Yes. Teamwork makes a dream work. No, para wala nang eagles ang tatatlo ang nag-like. No? O kaya aapat ng bilang sa kamay. Okay, so ngayon, from now on, ayusin natin yung post natin. Huwag naman din kasing kunwari naman, every minute, every second, every, yeah, diba? May post. Napagod din may mga taga-like mo, diba? So, kailangan may, ano, may every 4 hours. Alright. O, diba? Ang bilis lang. Tapos na, please follow si VP Icon, no? And follow na rin nyo sa akin. And to God be all the glory, all His. Yan. So, yan mga mentors, I hope that you learned something today sa ating mentoring. No? Maikli lang siya, pero very fruitful kasi importante talaga na i-apply natin. Application is key. Okay? So, after po nito, mga mentors, pwede nyo balikan ang yung mga Facebook account. Kung ang una nyo ayusin, ano? Facebook profile. yung picture mo, yung cover photo mo. It takes time naman, no?
hindi naman lahat maayos mo agad. It's okay. Importante, nag-start ka. Nag-start ka, ayusin yung iyong profile. Kasi yan po ang online resume natin. Diba? As online business owners. No? Kailangan maayos ating online. Alright? And also, I can give you a copy of the mentoring. You can pass it down. You can teach it to your downline sa mga hindi naka-attend yan. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, Team MVP Eagles. Picture-picture po tayo para may remembrance. Yan. Labasa kayo sa inyong mga sinapupula. Labasa kayo sa inyong ano. Yan. Full screen. Alright. 3 pages lang naman tayo. Okay. Ngiting, tagumpay. Okay. 1, 2, 3. Okay. 2nd page. Smile. 3rd page. Uy, Mentor Jen, nakita kita. Hello. Jen Malahadja, hello. Amazing work. Nakita kita. Hi, I miss you. Chup-chup mo. Nakita lang kita bigla. Okay. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much sa ating lahat. Humayo tayo at magpakarami. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.